Nang marating ni Thorhen Stark ang mga pampang ng Trident, natagpuan niya ang isang host na kalahating laki ng kanyang sarili na naghihintay sa kanya sa timog ng ilog. Mga Panginoon ng Ilog, taga Kanluran, taga Stormland, mga lalaki ng Reach, lahat ay dumating. At sa itaas ng kanilang kampo sina Balerion, Mer-Axis, at Vigar ay gumagala sa kalangitan sa patuloy na lumalawak na mga bilog. Nakita ng mga scout ni Thorhen ang mga guho ng Harrenhal, kung saan ang mabagal na pulang apoy ay nasusunog pa rin sa ilalim ng mga durog na bato. Ang hari sa hilaga ay nakarinig ng maraming salaysay tungkol sa larangan ng apoy. Alam niyang ganoon din ang kapalarang naghihintay sa kanya kung susubukan niyang tumawid sa ilog. Ang ilan sa kanyang mga Panginoong Ban Erman ay hinimok siya na salakayin ang lahat, iginiit na ang hilagang kagitingan ay dadalhin ang araw. Hinimok siya ng iba na bumalik sa Mount Kaelan at tumayo doon sa hilagang lupa. Ang bastos na kapatid ng hari na si Brandon Snow ay nag-alok na tumawid sa Trident ng mag-isa sa ilalim ng kadiliman upang patayin ang mga dragon habang sila ay natutulog. Ipinadala nga ni King Thorhen si Brandon Snow sa Trident. Ngunit tumawid siya kasama ang tatlong maester sa kanyang tabi, hindi para pumatay kundi para gamutin. Buong gabi, pabalik-balik ang mga mensahe. Kinaumagahan, si Thorhen Stark mismo ang tumawid sa Trident. Doon sa timog na pampang ng Trident, lumuhad siya, inilapag ang sinaunang korona ng mga hari ng taglamig sa paanan ni Aegon, at nanumpa na maging kanyang tao. Bumangon siya bilang Lord of Winterfell at Warden of the North, hindi na isang hari. Mula sa araw na iyon hanggang sa araw na ito, si Thorhen Stark ay naaalala bilang ang hari na lumuhad, ngunit walang Northman ang nag-iwan ng kanyang mga nasunog na buto sa tabi ng Trident, at ang mga espadang nakolekta ni Aegon mula kay Lord Stark at ang kanyang mga basalyo ay hindi pinilipet o natunaw o baluktot. Ngayon ay naghiwalay si Aegon Targaryen at ang kanyang mga reyna. Muling lumiko si Aegon sa timog, nagmarcha patungo sa Old Town, habang ang kanyang dalawang kapatid na babae ay nakasakay sa kanilang mga Dragon Visenya para sa Vale of Arryn at Rhaenys para sa Sunspear at sa mga disyerto ng Dornay. Pinalakas ni Sheer Arryn ang mga depensa ng Gull Town, inilipat ang isang malakas na host sa Bloody Gate, at na-triple ang laki ng mga garrison sa Stone, Snow, at Sky, ang mga Waycastle na nagbabantay sa paglapit sa Eerie. Ang lahat ng mga depensang ito ay napatunayang walang silbi laban kay Visenya Targaryen, na nakasakay sa mga pakpak na parang balat ni Vigar sa kanilang lahat at nakarating sa panloob na patio ng Eerie. Nang ang Regent ng Vale ay sumugod upang harapin siya, kasama ang isang dosenang gwardya sa kanyang likuran, nakita niya si Visenya kasama si Ronel Arryn na nakaupo sa kanyang tuhod, nakatitig sa dragon, nagulat. "Inay, pwede ba akong sumama sa paglipad sa ginang?" tanong ng batang hari. Walang pananakot na sinabi, walang galit na salita ang ipinagpalit. Ngumiti ang dalawang reyna sa isa't isa at sa halip ay nagpalitan ng kagandahang loob. Pagkatapos ay ipinatawag ni Lady Sheer ang tatlong korona, ang korona ng kanyang sariling regent, ang maliit na korona ng kanyang anak, at ang Falcon Crown of Mountain at Vale na isinuot ng mga Haring Arryn sa loob ng 1,000 taon, at isinuko ang mga ito kay Reyna Visenya, kasama ang mga espada, ng kanyang garrison. At sinabi pagkatapos na ang maliit na hari ay lumipad ng 3 beses sa paligid ng tuktok ng Giant's Lance, at dumaong upang mahanap ang kanyang sarili na 1 munting Panginoon. Sa gayon ay dinala ni Visenya Targaryen ang Vale of Arryn sa kaharian ng kanyang kapatid. Si Rhaenys Targaryen ay walang ganoong kadaling pananakop. Isang host ng Dornish Spearmen ang nagbabantay sa Prince's Pass, ang gateway sa Red Mountains, ngunit hindi sila sinagot ni Rhaenys. Lumipad siya sa itaas ng daanan, sa itaas ng pulang buhangin at puti, at bumaba sa Vaith upang hilingin ang pagsusumit nito, at natagpuan lamang ang kastilyo na walang laman at inabandona. Sa bayan sa ilalim ng mga pader nito, tanging mga babae at bata at matatandang lalaki ang natira. Kapag tinanong kung saan nagpunta ang kanilang mga Panginoon, ang sasabihin lang nila, away. Sinundan ni Rhaenys ang ilog sa ibaba ng Agos patungo sa God's Grace, upuan ng House Ally Ryan, ngunit ito rin ay desyerto. Sa siya ay lumipad, kung saan nakilala ng Greenblood ang dagat, dumating si Rhaenys sa Planky Town, kung saan daan-daang poleboat, fishing skiff, barge, houseboat,
at hulks ang nakaupo sa pagbibake sa araw, na pinagsama-sama ng mga lubid at kidena at tabla upang makagawa ng isang lumulutang na lungsod, ngunit tanging may ilang matandang babae at maliliit na bata ang lumitaw na sumilip sa kanya habang umiikot si Mer Axis sa itaas. Sa wakas ay dinala siya ng paglipad ng Reyna sa Sunspear, ang sinaunang upuan ng House Martell, kung saan natagpuan niya ang prinsesa ng Dornay na naghihintay sa kanyang inabando ng kastilyo. Si Maria Martell ay 80 taong gulang, ang sabi sa amin ng mga maester, at siya ay namuno sa mga Dornishmen sa loob ng 60 taong iyon. Siya ay napakataba, bulag, at halos kalbo, ang kanyang balat ay maputi at lumulubog. Pinangalanan siya ni Argilac the Arrogant na The Yellow Toad of Dornay, ngunit hindi na purol ng edad o pagkabulag ang kanyang talino. Hindi kita lalabanan, sabi ni Prinsesa Maria kay Rhaenys, hindi rin ako luluhod sa iyo. Walang hari si Dornay, sabihin mo sa kapatid mo iyan. I will, sagot ni Rhaenys, ngunit kami ay darating muli, prinsesa, at sa susunod na pagkakataon ay kami ay darating na may apoy at dugo. Ang iyong mga salita, sabi ni Prinsesa Maria, ours are unbowed, unbent, unbroken. Maaring sunugin mo kami, my lady, pero hindi mo kami babaluktot, masira, o yuyuko. This is Dornay. You are not wanted here. Bumalik ka sa panganib mo. Kaya naghiwalay ang reyna at prinsesa, at si Dornay ay nanatiling hindi nasakop. Sa kanluran, mas mainit na pagtanggap ang sinalubong ni Aegon Targaryen. Ang pinakadakilang lungsod sa buong Westeros, ang Old Town ay napapaligiran ng malalaking pader, at pinamumunuan ng High Towers of the High Tower, ang pinakamatanda, pinakamayaman, at pinakamakapangyarihan sa mga marangal na bahay ng Reach. Old Town din ang sentro ng pananampalataya. Doon naninirahan ang mataas na Septen, ama ng mga tapat, ang tinig ng mga bagong Diyos sa lupa, na nag-utos sa pagsunod ng milyon-milyong deboto sa buong kaharian maliban sa hilaga, kung saan ang mga lumang Diyos ay namumuno pa rin at ang mga talim ng Ang Faith Militant, ang fighting order ng small folk na tinatawag na Stars and Swords. Ngunit nang si Aegon Targaryen at ang kanyang host ay lumapit sa Old Town, nakita nilang bukas ang mga pintuan ng lungsod at naghihintay si Lord Hightower na sumuko. Tulad ng nangyari, nang ang balita ng paglipag ng Aegon ay unang nakarating sa Old Town, ang High Septen ay nagkulong sa loob ng Starry Sept sa loob ng 7 araw at 7 gabi, na naghahanap ng patnubay ng mga Diyos. Hindi siya kumuha ng pagkain kundi tinapay at tubig, at ginugol ang lahat ng kanyang oras ng paggising sa panalangin, lumilipat mula sa isang altar patungo sa susunod. At sa 7th araw, itinaas ng Crown ang kanyang gintong lampara upang ipakita sa kanya ang landas sa unahan. Kung ang Old Town ay humawak ng sandata laban sa Aegon na Dragon, ang kanyang kataas-taasang kabanalan ay nakita, ang lungsod ay tiyak na masusunog, at ang mataas na tore at ang citadel at ang Starry Sept ay itatapon at mawawasak. Si Manfred Hightower, Panginoon ng Old Town, ay isang maingat na Panginoon at makadiyos. Ang isa sa kanyang mga nakababatang anak na lalaki ay naglingkod sa mga anak ng mandirigma, at ang isa pa ay kamakailan lamang nanumpa bilang isang septen. Nang sabihin sa kanya ng mataas na septen ang pangitaing ipinagkaloob sa kanya ng Crown, ipinasya ni Lord Hightower na hindi niya salungatin ang mananakop sa pamamagitan ng lakas ng armas. Kaya ito ay nawalang mga tao mula sa Old Town na sunog sa Field of Fire, kahit na ang High Towers ay bannermen sa gardeners ng High Garden. At sa gayon ay sumakay si Lord Manfred upang batiin si Aegon na Dragon habang papalapit siya, at ihandog ang kanyang espada, ang kanyang lungsod, at ang kanyang panunumpa. Sinasabi ng ilan na inialay din ni Lord Hightower ang kamay ng kanyang bunsong anak na babae, na tinanggihan ni Aegon ng magalang, baka masaktan nito ang kanyang dalawang reyna. Pagkaraan ng 3 araw, sa Starry Sept, ang kanyang kataas-taasang kabanalan mismo ang nagpahid kay Aegon ng 7 langis, naglagay ng korona sa kanyang ulo, at nagproklama sa kanya na Aegon ng Bahay Targaryen, ang una sa kanyang pangalan, Hari ng Andals, Rhoenor, at ang unang lalaki, Panginoon ng 7 kaharian, at tagapagtanggol ng kaharian. 7 Kingdoms, ang ginamit na estilo, bagaman hindi nagsumite si Dornay. Hindi rin ito, sa loob ng higit sa 1 siglo na darating. Iilan lamang sa mga Panginoon ang naroon para sa unang koronasyon ni Aegon sa bakana ng Blackwater,
ngunit daan-daan ang nakahanda upang saksihan ang kanyang pangalawa, at 10,000 ang nagpasaya sa kanya pagkatapos sa mga lansangan ng Old Town habang siya ay nakasakay sa lungsod sa likod ng Balerion. Kabilang sa mga nasa ikalawang koronasyon ng Aegon ay ang Maesters at Archmaesters ng Citadel. Marahil sa kadahilan ng iyon, ang koronasyon na ito, sa halip na ang pagpuputong ng Aegon Fort sa araw ng paglipag ng Aegon, ang naayos bilang simula ng paghahari ni Aegon. Kaya't ang 7 kaharian ng Westeros ay namartilyo sa isang dakilang kaharian, sa pamamagitan ng kalooban ni Aegon na mananakop at ng kanyang mga kapatid na babae. Marami ang nag-akala na gagawin ni Haring Aegon ang Old Town bilang kanyang maharlikang upuan pagkatapos ng mga digmaan, habang ang iba ay nag-iisip na siya ay mamumuno mula sa Dragonstone, ang sinaunang isla na kuta ng House Targaryen. Nagulat silang lahat ng hari sa pagpapahayag ng kanyang layunin na gawin ang kanyang hukuman sa bagong bayan na nakataas na sa 3 burol sa bakanan ng Blackwater Rush, kung saan siya at ang kanyang mga kapatid na babae ay unang tumuntong sa lupa ng Westeros. King's Landing, ang bagong bayan ay tatawagan. Mula roon, si Aegon the Dragon ay mamamahala sa kanyang kaharian, na humahawak ng korte mula sa isang malaking upuang metal na gawa sa natunaw, napilipit, nabugbog, at naputol na mga talim ng lahat ng kanyang nahulog na mga kalaban, isang mapanganib na upuan na malapit ng kilalanin sa buong mundo bilang Iron Trono ng Westeros.